Before we start, here's a shout out to my college buddy Clark. He works within the realms of finance together with other pandemic heroes. And without further ado, let's get on to the video. So, ayun. I can relate. Yung pang-apat, medyo related siya dun sa tanong ko kanina. Kailan mo na-realize na passion mo pala ang pagsulat? So, I understand nagkaroon kayo ng subject na creative writing nung high school. Doon mo lang ba siya na-realize na passion mo yung pagsulat? Or before, mahilig ka na talaga magsulat since nung bata ka? After nun, nung na-miss ko na siya yung parang, syempre hindi ko na siya ginagawa. Parang na-miss ko, gusto ko pala to, gusto ko palang gawin ulit. Ayoko siyang alisin sa sistema ko, parang yan. Galing, no? So, usually kasi yung pag sinabing passion, yung pag ginawa mo, ay gusto ko agad to. Yung kumbaga parang love at first sight. Pero in your case, kumbaga kailangan pang ma-develop. Oo. Kumbaga kailangan mo munang ma-miss. Gusto mo lang marirealize na, ay. So, kasi diba baka may mga taong nanonood sa atin tapos hindi pa rin nila alam yung passion nila. Baka worried sila na kailan ko kaya malalaman yung gusto kong gawin sa buhay. Diba? So ayun, good to know na hindi siya love at first sight. Alright. Ako naman, kailan ko ba na-realize na? Ayun nga, so parang nasagot ko na rin kanina. Ngayon ko lang na-realize, like in my 23rd year in this world, parang kailangan ko ng maraming validation kasi yung usual na sentiments na baka kasi pag pinurso mo yung ganyang trabaho or career path, baka hindi ka maging successful, yung mga ganun. So, kailangan ko ng sobrang daming validation bago ko i-entertain at bago ko aminin sa sarili ko na ito talaga yung gusto kong gawin. Ayun. Na-surprise ako dun sa alam mo, passion mo. Kasi hindi ko siya alam. Tama ba? Hindi mo siya sinasabi, no? Hindi ko siya ine-entertain. Hindi ko siya kinukwento sa iba. Kumbaga, sinasarili ko lang. Okay, tsaka. Ayun nga, kasi ano, kasi parang nauuna yung responsibility mo sa pamilya mo. Naiisip ko parang pag pinurso ko yung passion ko, baka naman maging selfish ako, puro sarili ko lang iniisip ko. So nauna yung responsibility sa family. Ngayon, medyo okay naman. I mean, we're doing good considering the pandemic and all. Kaya nagkakaroon ako ng time para i-entertain yung ibang side ng personality ko. Parang gano'n. Nice. Sige. Next. Saan ka kumukuha ng inspiration kapag nagsusulat? Kasi normally yung sinusulat ko, di ba? Minsan tula, minsan story talaga. At saka napipicture ko talaga sa utak ko yung mga nangyayari. Kaya nga, ginagawa ko siyang film. Parang ganun. Parang ganun yung gusto kong peg. Maging film yung mga nasa utak ko na scene. Inspiration, unang-una, kumukuha ako sa songs. Hindi ko alam kung maraming gumagawa nun sa mga writer. Kasi alam ko yung iba parang sa story ng iba or yung story nila. Ako sa song talaga. Halimbawa, mayroon akong song sa playlist. Tapos yung gusto kong song, yung hindi alam ng marami. Parang ganun. Ewan ko kung bakit, pero mas gusto ko talaga yung mga indie na songs, yung mga not so popular. Ganun. Kasi mas sentimental, no? Oo. Tapos parang laging may story eh, di ba? Bawat song may story siya na pwede mo pang extract. So, meron ka bang parang favorite na story sa lahat ng mga nagawa mo? Ang hirap mag-isip pa. Ang dami. Yung una mo naisip? Yung una ko sa naisip kasi yung last na ginawa ko kasi yun yung fresh sa utak ko. Well, bakit hindi? Maganda naman siya talaga. Sige, ano, i-talk through mo ako dun sa
proseso nun. So, paano ba yun? Nagsimula din ba yun sa song or bigla mo na lang siya naisip all of a sudden? Yes, sa song siya. Kung napanood mo yun, di ba? Parang nakalagay sa credits inspired by historia ng The Ones. Napakinggan ko siya. Tapos first time ko siyang napakinggan, naisip ko agad yung plot nung story na yun. Ay, nung ano, nung film. Actually, ano, maganda yan kasi syempre ang dami natin time, no? So marami kang napapanood na kung ano-ano. So karamihan ng mga napapanood ko, napapansin ko lang, nai-enhance siya talaga nung song. So kung ang creative process mo ay magsisimula sa sounds or sa background music, so ano, kumbaga may tone ka na, parang madali na lang mag-build from there, no? Ayan, sige. So sa akin naman, yung lahat ng passion ko sa paglikha sa video ko talaga binubuhos. And yung sa channel ko, ang inspiration ko talaga, experience. Pwedeng experience ko, pero ang ini-aim ko talaga, yung experience ng ibang tao. Kaya ito, yung ginagawa natin ngayon, dream come true to sa akin. Kasi nakakaano ako, nakakarinig ako ng ibang, ano, ibang thoughts maliban sa akin. So, in the future, may balak ako siguro yung sobrang daming tao pa, tatanungin ko ng mga big questions like bakit may poverty, bakit may corruption, mga ganon. So, gusto kong marinig yung ibang tao. Yun. Doon ako kumukuha ng inspiration sa tao at sa experience nila.